Kilala si Charo Santos bilang isang mahusay na artista at matalinong babae at naging pinuno ng isang malaking kumpanya. Pero gaano ba siya katalino? At sa video na ito, ay malalaman mo kung gaano ba siya kayaman. Bilyonarya kaya? At ito pa, pinakasalan pala siya ng isang lalaki na hindi niya naging kasintahan. Malalaman mo po yan lahat sa video na ito. Kaya panoorin lang ang video ito hanggang sa dulo. Maraming salamat po. Si Charo Santos Concio ay ipinanganak noong October 27, 1955 na mayroong tunay na pangalang Maria Rosario Navarro Santos. Siya ay pangalawa sa anim na anak nila Winifredo Santos na isang doktor at Nora Navarro Santos, kaya lumaki siyang nakakaangat sa buhay. Siya ay mayroong apat na kapatid na babae na sina Malo Santos na pinuno ng Star Cinema, Milit, May at Suzanne Santos. Mayroon din siyang isang kapatid na lalaki na si Joey Santos. Siya ay nakapagtapos ng high school sa Holy Infant Academy noong 1972 at nakapagtapos naman siya ng college sa St. Paul College sa Manila at kumuha ng kursong AB Communication Arts at natapos ang pag-aaral na mayroong magandang marka at naging isang cum laude. Nakapagtapos rin siya ng maikling programa sa pag-aaral sa Harvard Business School sa kursong Advanced Management noong 2007. Si Charo ay kinasal sa isang negosyante na si Cesar Rafael Concio Jr. at nagbunga naman ang kanilang pagmamahala ng dalawang anak na lalaki na sina Cesar Francis Concio na nakapagtapos ng Bachelor of Business Administration sa Ateneo de Manila University at pinahak niya naman ang karyer ng pagiging isang musical composer sa mga pelikula at telebisyon. Ang pangalawang anak ay si Rafael Martin Concio na nakapagtapos ng degree sa Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Si Charo ay nagkaroon na rin ng apat na apo. Pero paano nga ba nag-umpisa ang masayang pamilya na ito ni Charo Santos Concio? Ito ay noong nasa early 20s pa lamang si Charo at isa ng ganap na artista. At early 40s naman si Cesar. Nakita ni Cesar si Charo bilang isang brand model ng isang produkto. Dahil sa kanyang angking ganda, ay na-love at first sight sa kanya si Cesar. Kaya kinaibigan ni Cesar si Charo. Kakatapos lang daw noon ng kanyang screening test sa pelikulang Kisap Mata, nangyayain siya ni Cesar na mamasyal sa Europe kasama ang ilang mga kaibigan. At sa mga panahong iyon, ay gusto niyang mag-relax muna sa trabaho kaya pumayag siyang sumama. At matagal naman silang magkaibigan at mabuting kaibigan si Cesar sa kanya. Kaya hindi siya nagulat nung inimbita siya na mag-Europe. Pero hindi niya inakala na may plano pala si Cesar sa kanya. Nung dumating na sila sa Europe at napadaan sila sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, ay ipinagdasal niya noon na sana ay matagpuan na niya si Mr. Wright na kung saan ay katabi niya na pala sa mga oras na yun. Sa isang hapunan naman, habang sabay-sabay silang kumakain, napatanong si Charo kay Cesar kung mag-aasawa ba siyang muli kasi matagal nang hiwalay sa kanyang dating asawa si Cesar sa mga panahong iyon. At nagulat si Charo sa sagot ni Cesar. Ang sagot niya ay, "Yes, in fact, I was thinking of marrying you." Kaya laking gulat niya nang mag-propose si Cesar ng kasal sa kanya na hindi pa naman sila. At buong akala niya ay biniro lang siya ni Cesar dahil wala itong dalang engagement ring at hindi agad siya nakasagot. Pag-uwi nila ng Pilipinas mula Europe ay apat na linggong hindi nagkita sina Cesar at Charo. Pero noong nagkita na sila, ay muling tinanong siya ni Cesar kung kailan sila magpapakasal. Pumayag naman si Charo sa kasal. Kasi ayon sa kanya, ay napamahal na rin siya sa kanyang long-time friend na si Cesar. Hanggang sa ikinasal na nga sila noong November 9, 1982 sa Pebble Beach, Pacific Grove, Monterey sa California, USA. Kahit na nasa 24 years ang age gap nilang dalawa, ay hindi naman ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan at nabuo ang masayang pamilya na mayroong dalawang anak na lalaki. Ngayon naman ay mas makilala mo pa siya bilang isang artista. Si Charo ay nagsimula nung siya ay nasa 13 taong gulang pa lamang at nagumpisa sa pagmamodel na kung saan kinuha siya ng isang fashion designer na si Ricky Jimenez. Ayon kay Charo, sobrang laki ng utang na loob niya kay Ricky dahil sa kanya ay nabago ang buhay niya. Pero una siyang nadiskubre nung siya ay naging Baron Travel Girl noong 1976 at unang umarte sa edad na 20 sa pelikulang Itim noong 1976 pa rin bilang Teresa. Naging production assistant din siya noon ng pre-martial law sa Radio Philippines Network o RPN. Noong 1980,
Siya ay nag-produce na ng ilang mga pelikula tulad ng Oro, Plata, Mata at Himala sa ilalim ng Experimental Cinema of the Philippines. Naging creative production din siya ng Vanguard Films at Vision Films bago lumipat sa Regal Films. Kaya umpisa pa lang ni Charo sa showbiz, ay alam na niya ang pasikot-sikot ng negosyong entertainment at alam na niya kung paano niya ito patatakbuhin dahil sa kanyang talino. Itinatag rin niya ang kanyang sarili bilang isang mahusay na artista, lalong-lalo na sa drama. At sa unang pag-arte niya sa pelikulang Itim, ay nanalo agad siya ng award sa 1977 Asian Film Festival. Noong 1990, ay nanalo siya ng maraming awards para sa pelikulang Gumapang Ka sa Lusap at marami pa siyang mga awards na nakamit sa larangan ng pag-arte. Noong 1987, habang nagtatrabaho siya sa Regal Films, ay inimbita siya na maging parte ng bagong network na ABS-CBN na binuksan muli noong September 14, 1986. Noong nasa ABS-CBN na siya, ay napromote ito ng mula sa production manager hanggang program director at napromote muli patungong executive vice president. Ganyan po siya kahusay at katalino sa kanyang trabaho. Siya rin ang nasa likod ng mga phenomenal teleserye sa ating bansa tulad ng Esperanza, Mula sa Puso, Pangako Sa'yo at Ang Kay Tagal Kang Hinintay. At isa rin siya sa bumuo ng Star Cinema ng ABS-CBN. Siya rin ang nasa likod at harap ng pinakamatagal na TV drama anthology program na Malaalam Mo Kaya, na siya ang nag-host simula pa noong 1991. Noong December 26, 2007, si Charo ay binigyan ng award ng Film Academy of the Philippines na isang Manuel De Leon Award para sa kanyang naiambag sa industriya ng show business. At noong March 1, 2008, siya ay na-appoint para maging ikalimang presidente ng ABS-CBN at siya ang kauna-unahang naging presidenteng babae sa Lopez Group of Companies. Pero noong January 1, 2016, ay bumabas siya sa pagka-presidente at CEO ng ABS-CBN Corporation. Pero ngayon, ay may pwesto pa rin siya sa ABS-CBN bilang Chief Content Officer at siya pa rin ang presidente ng ABS-CBN University. Kagaya ng nasabi ko kanina, si Charo Santos ay hindi lang magaling sa pag-aartista. Siya ay magaling rin at matalino sa larangan ng pagpapatakbo ng isang negosyong entertainment. Kaya naabot niya ang mga matataas na posisyon sa kumpanya. Dahil sa kanyang galing ay nabigyan siya ng parangal noong 2014. Naging 2014 Woman of the Year for the Philippines din siya para sa First Asia Pacific Stevie Awards. At marami pa siyang mga awards na nakukuha. Hindi ko na lang sinama ang iba kasi talagang hahaba lang ang oras ng video na ito. Bilang artista, ay mas marami pang nagawang proyektong pelikula si Charo Santos na ayon sa Wikipedia, ay nasa 42 ang nagawa niya. Isa sa proyekto niya sa television, na nasa 7 lamang. Ngayon ay malalaman mo na kung gaano nga ba kayaman ang isang Charo Santos Consio. Sa isang magaling na artista at matalinong tao na nagkaroon ng malaking posisyon sa isang malaking network, ay humako talaga siya ng maraming pera. At ang tanong, bilyonarya kaya siya? Ayon sa isang website na superstarbio.com, ang kanyang estimated net worth ay nasa $18 million, or kapag sa peso, ito ay nasa 900 million pesos. At ayon sa website na ito ay hindi po siya bilyonarya. Tungkol naman sa kanyang mga negosyo, bahay at mga sasakyan, ay hindi niya sinapubliko dito sa online world para na rin sa kaligtasan nila. Napaka-pribado kasi niyang tao at mabuti din yun para sa kanila. Kaya hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay nag-enjoy kayo. Kaya hanggang sa muli at God bless you.